Hey guys, welcome back to my channel. It's me, Chanelle, and you're watching Chanelle Vlog. So, in today's video, as you can see from the title, I'm with my very special guest for today, and ayan siya. I'm with my one and only Rain. So, ayan. As you can see from the title, we will be doing a challenge, and yung name ng challenge na to is very familiar to you. And name of this challenge is Who's Most Likely To? So, i-explain niya kung ano yung mechanics. So guys, yung mechanics din, meron tayong apat na picture. So, kung sino yung ano, most likely na ganun, itataas kung sino. So, ganun lang. Simple lang. Super simple lang. So, dalawa sa'yo and dalawa sa akin. So, different faces. From different countries. So, magsa-start kami sa unang pin-repair namin. So the first one, who's most likely to know what's best? So most of the time, kahit mas matanda siya sa akin ng ilang years, mas yung tendency is I know what's best. Diba? Kasi minsan immature yan. Who's most likely to spend money on things that are not important? Sad to say, pero yun nga. Explain mo why. Siya kasi yung tipong tao na, kunyari, meron na siyang makeup na gano'n. Bibili niya pa rin. Sasayangan talaga ng pera. So, pero yun nga, super practical kasi niya na tao. Like, hindi siya bibili ng mga bagay na hindi niya gagamitin. Hmm. So, next na. Who's most likely to eat? Ba't puro ako? Pero it's ikaw din naman eh. Most likely to eat ka din. Pero most likely ako. Actually both, pero most of the time ako. Pero nagda-diet na kasi ako. Bakit? Ano ako? Sexy. Next, ito na. Who's most likely to get jealous? It's your boy Rain. Super seloso niya. Pero before yun, ngayon hindi na siya nagsaselos. Like, ayun nga yung parang isang attitude. O attitude na natanggal niya throughout the years na magkasama kami. And feeling ko, naging super helpful siya sa relationship namin para mag-last. Kasi kapag super seloso ng guy mo or ng partner mo, ang toxic nun, no? Kasi parang bawat kibot, meron kayong pag-aawayan. Pero kasi ako, hindi ako selosa. Parang, ewan ko, kailan ako nagselos ng super lala. Never ako nagselos ng sobrang OA. Kapag reasonable lang siya. Kasi before siya, ganun siya. Parang way back 2016. Super immature. Okay. Next. Who's most likely to be with their friends? So, both kami. Kasi siya, lagi din siyang merong ganap with friends. Kasi super dami niyang tropa. As in, super friendly niya. And, ayun. Parang, saan dami niyang friends? Hindi ko mag-get. Ako naman, lagi din akong umaalis with my friends. Pero, lagi ko siyang kasama. Kaya parang tropa na din nila to. So, shout out dyan sa mga katropa namin. Next. Shout out sa bumuha niyo. Next. Masipon ka. Who's most likely to be clumsy? Alam niyo bakit siya? Kasi laging kapag kunyari nalaglag niya yung phone, hindi lang isang beses niya malalaglag yun, 10 times niyang malalaglag yun o ano. Alam mo, bakit ka lang? Alam na nila dito yun. Okay, sige. Pero it's a tie. Pero clumsy ka din. Next. Okay, more clumsy. Sige. Ito, who's most likely to have better plans for dates? Pero same naman. Pero ayun, laging kapag aalis kami today, parang lagi na siyang merong naka-plan na pupuntahan namin. So next pero one. Pero minsan naka-cancel si Phil. Phil K. Bakit naka-cancel? Kasi hindi ako pinapayagan. Hindi ako
Super kulit ko as a person and sobrang zelda, sobrang maingay, sobrang kulit, as in, ay, hindi ko alam ba't ako ganito. Pero I think ayun yung isang personality ko na super minahal ng tao. Diba? Who's most likely to make an effort? It's your boy Rain! So yun, no explanation needed. As in, nakikita nyo naman sa mga social media accounts ko, laging nag-effort siya, laging nag-surprise. May it be anniversary, Valentine's, birthday, kung ano mang occasion yan. Lahat, as in, name the occasion. Kahit ata, ano eh. Halloween eh, joke. Ayun, laging nag-effort siya for me. Ako naman, nag-effort naman ako, pero not most of the time. Yeah. Diba nga, most likely lang. So yung next naman, who's most likely to get silent during a fight? So yun, aminado naman ako na lagi akong tahimik. Kasi, alam mo yun, parang instead na magbunga nga ako, tatahimik na lang ako para wala nang pag-usapan. Yun yung reason ko. Pero, na-realize ko nga, mali siya. Kasi parang... Is na pinag-uusapan mo, nananahimik ka. Oo, parang binibigyan mo ng anxiety yung partner mo na parang, ano pong nagawa kong masama? Ano pong nagawa kong mali? Ayun yung feeling ko na kailangan ko pa i-develop. Kasi laging ganun ako kapag nag-aaway kami. Lagi lang akong tahimik. Ayoko na makapag-usap ganun. Kahit nanunuyo na siya. Like, no. Next. Who's most likely to get annoyed? So yun, lagi siyang naiinis over small things. Kahit, alam mo yun, parang pwede naman siyang kumalma. Naiinis siya bigla. Nakairita kaya. Yun yung pinakaayaw niya kapag may nangyayaring katangahan. Hindi naman, pero pag yun nakairita talaga, sarap naman. So next naman, who's most likely to try new things? Hinahangin kasi, babe. It's ma. Ayan. It's ma. It's ya boy. It's ya mama. So, ayun, super adventurous niya when it comes to food, when it comes to going to other places. Ako kasi ayoko, nagsisettle. Lagi lang nagsisettle sa kung anong alam ko. So, next. Pangit. Sige, maging adventurous na ako. It's ma. Next naman, who's most likely to make an issue over things? Oh, explain mo why. Siya kasi yung tipong tao na may simpleng bagay lang na hindi kailangan pag-overthink ka. Gagawin niya kahit yung tipong kasama ko ng tropa ko, may issue na. Uy, dati yun. Dati. Pero medyo okay na. Next. Who's most likely to spend so much time on social media? So, ayun, minsan, parang nagiging issue din namin na lagi akong nasa phone, lagi lang akong nagpo-phone. Kasi guys, super hirap i-control yung pagiging parang, alam mo yun, parang gusto ko lagi akong updated sa Instagram, Twitter, Facebook, lalong-lalo na sa YouTube account ko. Kaya parang hindi nyo rin ako masisisi na iiwan ko lang yung phone ko. Pero there are times naman na alam ko kung paano siya i-control. So next, who's most likely to sleep late? Both sa'yo. Ako, ayan. Ito kasi, lagi siyang pagod. Lagi siyang nagpo-basketball. So parang, kailangan niya matulog ng maaga. Tapos ako naman, kaya lagi akong late. Kasi, nag-i-edit ako ng vlog. Wait lang, nabuburp ako. So, ayun, lagi ako nag-edit ng vlogs. Kasi hindi niyo talaga alam kung gano'ng kahirap mag-edit ng vlogs. Like, ano ba? Parang, hindi lang siya for a day. You have to invest time. So much time para matapos yung isang video. Diba? May kasama bang Instagram, Facebook? Oo, pagsasabayan mo na rin ang ganun. Mag siguro 10 hours a day. Okay. Next. Five. Oh, shup. Mad at first. Feeling
Who's most likely to make suyo after a fight? So, every time na nag-away kami, parang hindi mo mabibilang sa kamay na ako yung unang nag-sorry. Diba? So, laging siya yung nag-sorry. Dapat dito na sa Olympics. Bakit? Pride game? Pride game. Pride. Pero ayun, laging siya yung nag-sorry sa akin. Pride. Diba? Next. Who's most likely to buy shoes and shirts? Ayan, siya po talaga yon. As in, sobrang lagi siyang bumibili ng bagong damit, bagong sapatos, kakabili niya lang ng isang araw, bibili ulit siya. So, parang ito, galing kami ng UP Town ngayon, bumili na naman siya ng damit, tapos sinuot niya agad. So, ako kasi, hindi ako talaga maluho when it comes to damit. Okay na ako nasa taytay lang, as in. Kasi parang I don't get it kapag bibili ka sa F21, H&M, lagi. Super mahal kaya doon. Next, who's most likely to cry? Cry. So, super cry baby ko sa lahat ng bagay. As in, over little things, iiyakan ko yan. Kahit yeah. Super simple lang. Yeah. Next, who's most likely to be organized? Oy. It's your boy, Rain! Kahit maligtan. Pero ayun nga, super organized niya sa mga gamit. Like, super. As in, parang may pasok siya tomorrow. Pero lahat ng gagamitin niya for tomorrow, nakabasta. Like, yung brief niya, yung pants niya, yung uniform niya, yung bag niya, yung pang-training niya, lahat. Sinasabi yun ng mom niya sa akin. Tapos parang ako kasi super iba ko. Kapag papasok ako during that day, or alas ako during that day, doon ko palang gagawin yung mga bagay. And yun yung pinaka-kinaiinisan ng mommy ko sa akin. Kasi hindi daw magandang ugali yun na parang nagka-cramp ka. Super organized siya. Pero ako naman, I'm learning kasi yung mommy ko super organized niya. So parang na-adapt ko na din siya. So next one, who's most likely to be serious at all times? So hindi lang halata, kahit naglalaro-laro yan ng ganyan, sobrang alam mo yung tipong majo-judge mo siya na ang sungit niya agad or ang sama niyang ugali. Kasi lagi siyang nakasimangot, lagi siyang nakaganon. Pero believe me guys, super bait niya. Like, swear. Next naman, who's most likely to gate? Who's most likely to take good photos? So, no explanation needed. O, bakit super ganda ko mag-take ng photos? Maganda. Next. Hindi, wag pala next. Kapag kukuhanan ko yung isang tao, gusto ko, maganda na din yung picture niya agad. Kahit hindi nila sabihin na parang, uy, girl, ganda mo to, ganyan. Pero siya, if makikita niyo yung feed ko sa Instagram, parang most of that naman, siya yung nagpipicture. Natututo ka na din mag-take ng magaganda ko. Yeah. So, next one. Ito na yung last. Who's most likely to stay in a relationship kahit super chaotic niya na and super, alam mo yun. Aww. Explain why. Wala kasi pag nag-aawin tayo, parang gusto natin talaga mag-stick tayo. Ang sobrang cheesy and then, sobrang corny pakinggan. Pero parang never kami, hindi naman never, ayaw namin na matutulog kami na hindi kami okay. Kasi parang meron siyang bad vibe and toxicity, di ba? Na parang mafe-feel ka na pag matutulog ka, tapos ginising ka, hindi kayo okay. Makikita mo, mababasa mo na, alam mo yun. So parang, ayun, parang gusto namin lagi okay ka. So, I think we're already done, no? Tapos na tayo. Wait lang, namamanid na yung po ako, guys. So, thank you so much, guys, for watching this video. And I really hope you enjoyed this one. And if you have requests na gusto nyong gawin namin together, comment down below. And subscribe to my channel if you haven't subscribed to my channel yet. And click the notification bell so that you will be notified every time I post a new one. So, thank you so much, guys, for watching this. And I will see you in our next one. Bye, guys!